Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito ng Miyerkules. So ipapakita ko lang sa inyo itong ginawa po ng kapatid insider para po sa Tito Vic and Joey. Sabi kasi dito, 70th birthday ni Bossing Vic Soto naging engrande. 45th anniversary ng Itbulaga, pinaghahandaan na. So kung inyo matatandaan sa mga nakapanood po ng vlog natin kahapon, nakapaloob po sa article ng Kapatid Insider, nakasado na at todo-todo ang paghahanda ng TVJ production para po sa magaganap na 45th anniversary ng Itbulaga sa darating na July. So sabi ko nga po, sana sa Meralco Theater or sa mas malaking lugar maganap itong 45th anniversary ng Itbulaga para mas marami po ang ma-accommodate na live audience. So patagong-dungin po natin ang ating buong bansa sa araw ng anibersaryo ng Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol kay Mr. Willie Revillame. Sabi kasi dito sa article na lumabas, Willie Revillame binasura na po ang pagtakbo sa Senado. Kahit 3 buwan matapos ipahayag na handa na siyang maghanap ng pampublikong tungkulin, napaulat na ang dating TV host na si Willie Revillame ay nagbitiw sa planong tumakbo sa Senado. Citing Christy Permin, The Manila Times, Ronnie Carrasco III wrote in his entertainment column today, Vignettes, page D4, that as of April, Revillame has decidedly gave up on his senatorial dream. Ilang ulat ang nagsasabing mas gusto daw ni Revillame na tumutok sa pagbabalik ng kanyang daily show na wawawin sa TV5. Magbabalik umano ang palabas sa third quarter ng 2024 at kukuha ng slot pagkatapos mismo ng flagship noontime program ng TV5 na Itbulaga. Sakaling magpasya si Revillame na tumakbo sa Mayo sa susunod na taon, kailangan siyang sumunod sa panuntunan sa halalan na nagbabawal sa mga nagahangad na kandidato na lumabas sa telebisyon, pelikula at social media sa sandaling maghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa Oktubre. Nakikiisa ang dating Wawawin host sa isang prayer rally noong Enero 28 sa Davao City sa imbitasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, inalalan na Revillame ang pakikipagpulong kay Duterte kung saan inalok siya tumakbo sa Senado. So nabasa po natin na magbabalik daw umano ang programa ni Mr. Willie Revillame sa TV5 sa third quarter ng 2024. So di ba may mga lumabas na balita na parang ang dami atang demand ni Mr. Willie Revillame sa TV5, di ba? And sa mga media quest and sa executive. Kaya yung post ng TV5, dinilit na po nila together with Mr. Willie Revillame. Tapos eto, at may lumabas na balita, kahapon lang ito, na third quarter daw ng 2024, ibabalik ang programa ni Mr. Willie Revillame. Kaya nagtataka po ang ilan kung tuloy pa ba yung usapan ni Mr. Willie Revillame with TV5. Kasi ngayon daw dapat na darating na May or ngayong kalagitnaan ng April ay pipirma na dapat ng kontrata si Mr. Willie Revillame, pero parang na-postpone, no? Parang wala na lang, biglang nangyari, tahimik na lang both party, no? So bakit kaya ganoon? Tapos merong lumabas ngayon na by third quarter daw. So hindi natin alam kung alin ba yung totoo sa mga lumalabas na write-ups sa mga article na to. So mas mainam siguro na antayin na lang natin kung kailan ba talaga ang final na pagbabalik ni Mr. Willie Revillame. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa pagkabudol ng TBJ ni Pauline, ni Pau, Joa Pau, and syempre ng mga legit Dabber Cad. So paano pong nabudol? So kahapon po naglabas ng video si Raisa Madison or ng blog, no, na kung saan mayroon po silang parang pinakang challenge doon mula po ito kay Chinkitan, di ba?
guest po si Chinkitan dyan sa Perapi. Naglaro po siya ng Perapi. So marahil binigyan po sila Raisa May and Miles ng parang challenge, no? Na kung saan merong box doon and merong card. Tapos may bubunutin na mga card. Tapos may mga nakasulat doon na challenge na may connection sa amount ng pera. Tapos, yung nakabunot, yun yung ibibigay niyang amount kay Laraisa May and Miles Ocampo. So, kabilang po sa mga nabudol ni Laraisa May ay si Boss Joey, no, nagbigay din po siya ng pera dito po kay Laraisa May and syempre kay Miles Ocampo. Ang sumunod, si Tito Soto. Kaso isang beses lang pong bumunot ng card si Tito Soto, tama na daw yun. So 100 yung binigay ni Tito Soto. And ang sumunod ay si Alan Kay, no, na kung saan ay nabudol din at nagbigay din po siya ng pera kay Laraisa May. So parang may ipon-ipon box sila doon na kung saan doon po ihuhulog yung mga pera ng mga Dabar Cats. Tapos ang sumunod po ay itong si Mama Paolo Ballesteros or si Paolo Ballesteros na kung saan ay galante ha, nagbigay po ng 1K. So, tig 500 raw si Raisa May and Miles Ocampo. Tapos, ang sumunod naman doon, si Atasha, pero dumating po si Jose Manalo. Pero itong si Jose Manalo, bumunot din, kaso hindi po siya nagbigay. So, si Jose Manalo lamang po ang hindi po nila napasunod sa challenge na maglabas ng pera at maghulog sa ipon box nila. So grabe no, si Jose lang yung hindi po nila na pasunod sa challenge na to, pero ang TBJ, ang mga Dabar Cats, nagbigay po dito. And si Pauline Luna din po pala, nagbigay din po dito ha, galante, tig 1,000 nga po. Itong si Laraisa May and si Miles Ocampo. Actually, ang nabunot po ni Miss Pauline Luna na challenge ay yung date nung naganap yung challenge na yon. At medyo ang kinalabasan po nga no nung kwenta ni Pauline Luna ay 2 million kaso ang ginawa niya lang po na ibigay ay 2,000 kasi kaya naging 2 million yung date noon and then yung year ngayon, so malaki nga naman yon, kaya ang ginawa niya na lang ay 2,000 tig 1K si Laraisa May and Miles Ocampo. So ang dami pong nabudol ni Laraisa May, Miles Ocampo, maging yung staff din po dyan sa Itbulaga. Grabe no, ang utak talaga nitong si Laraisa May. Sabi nga po ni Laraisa May kay Boss Joey, araw-araw nilang gagawin ito. Sabi naman ni Boss Joey, hindi na lang daw siya papasok. So yung ipon challenge na yon ay mula po talaga yung kay Chinkitan. So nagpasalamat pa nga po sila kay Chinkitan kasi binigyan sila ng idea para po makapangbudol sa mga Dabar Cats. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.